Hello mga ka-MV! Ngayon ay itutuloy natin ang ikalawang kabanata ng Days Together. One day, my time is over. This life will come to an end. Pero bago natin simulan ang ating istorya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para updated lagi kayo sa aking mga susunod na uploads. Habang namamasyal sina Donna at Misty, ay biglang nakita nila si Daniel na nabili ng tiket sa isang terminal station papuntang Manila. "Donna, sabi ko na sa'yo, isusurprise ako niyan." Tuwang-tuwang sabi ni Misty sa kanyang kaibigan. Well, hindi naman malabong mangyari yon. Habang nasa opisina si Daniel, ay nag-iisip siya ng regalo para kay Misty. "Fred, birthday ngayon ni Misty. Nag-iisip ako ng pwedeng iregalo sa kanya. Any suggestions?" "Daniel, girlfriend mo siya. Hindi ba dapat mas alam mo kung ano ang gusto niya?" "Scarf na gray kaya. Gustong gusto niya kasi yun." "Pare naman, yan na yung binigay mo last time. Payo lang, huwag puro trabaho. Bigyan mo ng time ang girlfriend mo para hindi ka magsisi sa huli. Mukhang hindi mo pa yata siya lubos kakilala." Napatitig na lang si Daniel sa isang realisasyon dahil sa sinabi ng kaibigan. 8 taon na silang magkasintahan, pero para bang hindi niya lubos na kilala si Misty. Tanghali na, kaya lumabas sila ng mga katrabaho niya para mag-break time. Lagi niyang tinitingnan ang oras dahil susunduin niya pa si Misty sa butik nito para mag-dinner and birthday celebration na rin. Nang mga oras na yon ay nagpaalam muna si Daniel sa mga kasama niya para bumili ng regalo at flowers. Sa pagmamadali ay nagkabanggaan sila ng isang lalaki na may hawak na Starbucks at tumapon sa kanya. Nasangga naman agad ito ng braso niya, ngunit nabasa nito ang kanyang relo. Hindi niya na ito masyadong pinansin dahil sa pagmamadali. Nang makarating sa mall, ay agad niya itong binilhan ng jacket na pink dahil ito ang una niyang naisip na laging binabalik-balikan ng girlfriend niya. Pagkabili, ay agad pumunta sa flower shop para bumili ng bouquet. Makalipas ang ilang oras, ay sinundo na niya si Misty. "Misty, nandiyan na si Daniel." "Hi Donna, susunduin ko sana si Misty." "Uy Daniel, Misty! Sige na, mag-date na kayo. Happy birthday na lang." "Baliw ka talaga, Donna, kahit kailan." "Sige na, salamat. Pasensya na. Gusto akong masolo ng boyfriend ko ngayon." Bulong ni Misty. Sumakay sila sa taxi, exact 7 p.m. Sa orasan na siya ng taxi tumingin. Dahil nasira na ang relo niya, dahil napasok ito ng natapong kape kanina. Nang makarating, ay agad silang bumaba at pumasok sa isang mamahaling restaurant. "Good evening, sir." Bati ng receptionist ng restaurant. "Table for two, please." "Sure, follow me." Nang makaupo, ay agad naman sila kumuha ng order nila. Vegetable salad, lechong kawali, coffee jelly for dessert, and fruit shake, na agad namang sinerve na isang waiter. "Here's your order. By the way, happy birthday, ma'am." Napangiti naman si Misty sa bati ng waiter. "Kuya, paano mo naman nalaman ang birthday ko?" "Ma'am, kapag mahahalagang tao, hindi maaaring hindi natin malaman yun." Sabay ngiti nito na parabang may ibig sabihin. Nagulat si Daniel dahil parang siya lang ata ang nakalimot ng napakahalagang okasyon na yon. Ang kaarawan ng pinakamamahal niya. Naisip niya na parang hindi yata niya nabibigyan ng time ito gawa ng trabaho niya. Pero alam naman niyang naisisingit niya ito sa sobrang busy ng schedule niya sa trabaho. At sa tingin niya naman ay naiintindihan siya nito. "Love, may ibibigay pala ako sa iyong birthday gift."
Excited na excited si Misty na makita ito. Dahil alam niya na ticket ito pa Manila. Nang nilabas ni Daniel, ito ay isang malaking paper bag. Binuksan agad ito ni Misty. Wow! Thank you, love. Gustong gusto ko ang jacket na to. Wait, there's more. Binigay sa kanya ang isang sobrang puti. Ano to, Daniel? Excited na tanong niya. Pagbukas ay isang love letter. Daniel, pero nasan yung ticket pa Manila? Di ba yun yung surprise mo na ipapakilala mo na ako sa parents mo? Ticket? Oo, nakita ka namin ni Donna kanina. Oo, bumili ako ng ticket dahil inutusan ako ng boss namin. Para yun sa kanila, isang business trip. Sobrang nadismaya si Misty na halos maiiyak na. Daniel, kailan mo ba ako makikita? Huwag mo nang ikaila. Alam ko naman na nakalimutan mo talaga ang birthday ko. Ni hindi mo nga alam na red jacket yung tinitingnan lagi natin. Isa pa, may bala ka ba talagang ipakilala pa ako sa parents mo? Misty naman, mahal na mahal kita, alam mo yan. Kaya nga sinisingit lagi kita kahit sobrang busy ko. Sagot ni Daniel na lalong nagpaiyak sa dalaga. Sinisingit? Oo, paningit lang ako sa oras mo. Kailan mo nga ba ako maiisip maging priority? Sino ba naman ako, diba? Girlfriend mo lang naman ako, na laging nahuhuli sa mga priorities mo. Ang hirap-hirap palang kalaban ng pangarap mo, lalo na kung hindi ako kasama dito. Love naman, sana maintindihan mo. Para sa ating dalawa to. Akala ko ba naiintindihan mo? Daniel naman, kumising ka nga. Para sa atin? Seryoso ka ba? Para sa atin talaga o para sa iyo lang? Love, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Walang patutunguhan tong pag-uusap natin. Iyak na sabi ni Misty sabay walk out. Nagulat si Daniel nang biglang nagsalita ang waiter na kausap nila kanina. Hahabulin mo ba o magtititig ka na lang? Life is short, don't waste it. Biglang nagising ang diwa niya. Nag-iwan na lang siya ng bayad at nanakbo siya nang mabilis para habulin si Misty. Nang makarating siya sa may entrance, ay nakalabas na si Misty. Kitang-kita niya ang labis na pag-iyak nito, na labis na ikinasakit ng puso niya. Sorry, Misty. Bulong ni Daniel sa sarili. Halo-halo na ang nasa isip ni Misty ng mga oras na yon. Paglingon niya sa likuran, ay nakita niyang humahabol si Daniel. Dahil sa sakit na nararamdaman, ay pilit niyang gustong iwasan si Daniel. Kaya nagmadali siya na tumawid ng kalsada. At bigla siyang nabangga ng isang malaking sasakyan na naging dahilan ng pagtalsik niya sa daan. Love! Ang tanging nasambit ni Daniel dahil sa pagkatulala. Nagkagulo ang mga tao. Nagtigilan ang mga sasakyan. Hindi na nakikita ni Daniel ang mga nasa paligid niya dahil ang tanging nasa isip niya lang ay ang girlfriend niya. Agad namang sinugod sa ospital si Misty. Kasama ni Daniel si Donna sa ospital habang inaasikaso ng doktor si Misty. Kitang-kita ni Daniel kung paano pilit sinusurvive si Misty ng mga doktor. Nasa isang kama ang dalaga. Nakahiga. Halos napipikit na ang mga mata. At halata ang hirap dahil sa tinamo ng buong katawan niya nang dahil sa aksidente. Iyak naman ng iyak si Daniel dahil pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan sa nangyari. Nasaktan niya si Misty at yun ang dahilan kaya ito na aksidente. Sobrang sakit ng nararamdaman niya habang pinapanood niya ang girlfriend na nag-aagaw buhay. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng Days Together. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.